The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hello everyone, especially also those inside and those sa mga YouTube right now and Facebook online platforms. Gusto ko pong simulan ng ating pagninilay para if you notice, the gospel is symbolical. So we'll try to simplify it. Gusto ko pong simulan ito sa pagkwento ng isang kwento na isunulat ni Leo Tolstoy, one of the greatest novelist. But I'm not going to tell you a story of a novel. Namatay pala siya 1910 at siya isang Russian. Again, Leo Tolstoy. Ang kwento niyang ikikwento ko ay yung titulo nito ay How Much Land Does a Man Need? Ilan ba talagang sukat ng lupa ang kailangan ng bawat isang tao? Na ikwento niya, meron isang mayaman na hindi makontento sa kanyang ari-arian at mga kayamanan. Kaya one day, may narinig siya na merong may-ari ng lupa na nag-offer. Itang offer, magbabayad ka lang ng 1,000 rubles, yan ang kanilang pera, 1,000. Tapos, yung kaya mong ikutan na lupa maghapon, ikutan mo basta maabot mo, basta siguraduhin mo lang na makabalik ka sa bago magtakip silim, lahat ng maikutan mo sa iyo. Pero just in case hindi ka nakauwi, forfeited, wala, kukunin niya yung 1,000 doon ng may-ari ng lupa, wala kang lupa, hindi ka nakabalik sa tamang oras. So that's the condition. So naisip niya kagad, makakarami ako nito. Kaya kinaumagahan, natulog siya ng maaga, tapos pagising niya, maaga din, then nag-start na siya maglakad. Kasi bawal tumakbo pala. Tapos sa paglakad niya, nakarating na sana siya doon sa lugar, sa punto ng lupa, na sa estimasyon niya ay doon siya makakabalik ng tamang oras, ng takip silim. Pero nang palapit na siya doon, iniisip niya, parang sayang naman, baka pwede ko pa itong dagdagan. So yun ang kanya, kaya nagdagdag pa siya, lakad ng lakad, hanggang malayo na pala siya. Tapos na-estimate niya, paano makabalik sa amin sa tamang bago magtakip silim? Kaya he walked fast. Naglakad siya na mabilis. And he exhausted all his energy just to get back to where started. Na kahit parang hindi niya na kaya, he keeps on going, giving all his energy. Tapos nang malapit na magtakip silim, nakita niya yung finish line, then he plunged on it, yung itinapon niyang sarili niya, and fell on his mouth. Siguro nauntog yung ulo niya, then he died. Napakalawak, pero nakuha niya pa rin yung lupa kasi naabot niya yung finish line eh. Kaso lang, hindi niya ito mapapakinabangan. Ang ginawa na ng kanyang mga servant, they dig 6 feet of land. Kaya nga sa tanong ni Leo Tolstoy, anong sukat ba talaga kailangan ng tao? Ang sagot niya, from the head, 6 feet down to the heel. So that's the story. I hope you get the point. Pero before we proceed, meron tayong mga tanong na gustong linawin. Una muna, sa tingin ninyo po, bakit kaya hindi siya tumigil doon sa tamang sukat? Kung saan siya pwede makabalik? Bakit hindi siya tumigil? Why he did not stop himself? Ganoon din talaga siguro yung mga mangino minsan. Alam mong isang bote ng dalawang bote, but why can you not stop yourself? O galit na galit ka na sa asawa mo, si mga anak mo, sinigiwa mo na, sinasabihan ka na, tay, tama na po. But why some people cannot stop themselves? That's the question, why? Ang tanong, bakit did not stop? Because that's his treasure. Meaning for him, it's good. Doon sa mayaman, para sa kanya, because land, his treasure is wealth, sa kanya is good. Di niya inisip yung katawan niya, kung makabalik pa ba siya. Pangalawa naman, ang tanong, if it's good, then what made him decide? Ano nag-udyok sa kanya para to ituloy ng to? Ang sagot ni Jesus, ang sagot dyan ay because yun ang kanyang saloobin, that's the heart. Sabi nga ni Jesus,
your treasure is, there your heart be. Binigay niya sarili niya doon. Pero ang tanong dito, may mas malalim pang dahilan. So what is behind the heart desire? What's behind the heart's desire? What's the reason behind bakit tinuloy niya yung yung lupa, yung di niya na hinto ang kanyang sarili? What's the reason behind? Ang sagot naman ni Jesus ay, it's the attitude. The attitude dictates the desire of your heart. So always remember that it's the attitude that dictates the desire of your heart. It's the reason behind why you do things in a certain way. It occupies you. So madaling maintindihan, parang gobyerno. Sino na ko po ngayon dyan sa posisyon? Ay siya po, kaya pala. Ganun din po sa, bakit ganyan siya? Ganyan talang ugali niya. So because it's the attitude. Kaya nga minsan, yung kakabasa ko na libro ni Robert Tan, siya yung may-ari ng Auto Blade Center. As a businessman, gusto niya sanang may matatalino at magagaling na empleyado. Pero kung papiliin siya na sa isang empleyado na matalino, ngunit di man pagkatiwalaan, doon na lang siya sa average. Basta merong values, maayos ang attitude, matatag, honest, may integrity. Kasi sabi niya, it's one that operate and rule your heart. Kaya nga yung mga bagong libro ngayon, if you check sa mga bookstore, ang karamihan ng libro ngayon ay, how can I change myself, my habit? Sa dami kong nabasa ng libro, they agreed to one conclusion. Start with your attitude. It's your line of thinking. It's like the thought running in your mind, the pattern. So you change the pattern. And for Jesus, ang pakiusap niya sa atin, yung attitude natin dapat must be God-centered. Our attitude must be God-centered. The way we do things must be God-centered. So yun po ang point lang naman ni Jesus. Kaya nga alam nyo, many times napapagod tayo sa buhay talaga. Sobrang na-stress, parang yung isang narinig kong best Tagalog, parang napupunit ang buhay natin in this modern world. We are suffering. Kasi alam niyo po kung bakit? Because we have plenty of expectations. We have plenty of goals na we want to reach. We have plenty of things in mind. Ang okay lang sana, kaso lang, we want them, we are doing them, we are thinking about them, all at the same time, sabay-sabay. And we want them to be fast. We want to see result quick and immediate. And some we lack patience and cannot anymore wait. Kung ganito tayo, ang buhay talaga natin ay parang lubid, makakalupot, lupot-lupot, pulupot-pulupot. Kaya the challenge to us to check our lifestyle, our attitude, and one by one, disentangle them. Disentangle. Alisin sa pagkapulupot-pulupot. Know our priorities. Know the wisdom when to stop. Pag puno ng isip natin ng negative thinking, dapat you yourself know when to stop thinking negatively. Pause, breathe, rest. Rest your thoughts, rest your feelings. Reset yourself, take charge, be free. By the grace of God, take the driver's seat of your life. Put things in order. Kaya when you pray, sana pangkatapos sa umaga, magpasalamat sa biyaya ng panibagong buhay, oras, ask the Lord also to give order to your thoughts, to give order to your feelings, para daw yung araw na maghapon is according to His divine will. Attitude that is God-centered. So this principle of Jesus can also be applied not only in our attitude towards money and property, but also in having inner peace or facing our personal wounds and dealing with our anxiety, worry, and fear. Example ko kahapon, nag-alaga pala ako ng mga isda, yung tinatawag ng mga koi.
I cannot understand bakit nagsimatayan yung iba. Siyempre naman, I was filled with ano, parang masakit pa sa breakup yung nangyari pag namatayan ng pet. But I what do I have to tell myself? First, di ko mo sinabi na okay lang. I accept na masakit. Pero I accept masakit. Tapos ang ginawa ko na lang, nag-change water ako. Ngayon nga sana eh, pagdaan ko dito, ay ko sanang daanan yung fish pond kaya baka kami namatay ulit. Buti pagtingin ko wala nang sumunod. But you know, must know how to carry yourself by the grace of God. To close this homily, I would like to leave you a what you call a allegory or illustration na nabasa ko po din po sa libro ni Francis Kong. Ang title ay One Day at a Time. Pero itong kwentong ito, narinig niyo rin ito sa isang graduation speech na ginawa ni Brian Dyson, that time CEO ng Coca-Cola. So on your screen, makikita niyo dyan yung picture. Ang picture po na yan ay isang lalaki na nagja-juggle ng mga balls, juggler. Karaniwan, makita niyo yung ito, yung sa mga clown. Nakita ko rin to sa mga peryahan, limang bola, paikot-ikutin. If you notice, yung may limang bola po dyan sa screen. Tapos yung white, that symbolize yung mga kaibigan ninyo. Yung yellow, symbolize your work, yung task, yung mga material things which we need, mga bills na babayaran. At yung sa taas naman niya, yung orange is your health, yung katawan. Yung red naman, symbolize your family. Yan yung wife, children, parents. At yung green naman, God and salvation of your soul. Kung nakita nyo po yan, that symbolize our life sa lupang ibabaw. We have plenty of commitments in our life. Sa isang araw, we live in tension to keep balance. And I can understand why it's really stressful to live nowadays. Kasi kailangan punuan ang bawat dyan araw-araw. Pero sabi po ni Brian Dyson, pagdating po doon sa work, sa task, sa material things, it's very important, but imaginein mo na lang, it's made of rubber, na just in case mahulog, it will bounce back. So in short, just in case may nahulog, may hindi kayo napunuan sa tasks, material things, do not be carried away to the point that you lost yourself in the process. Kasi ang iba na wala na pag-asa, they think they're not anymore useful. Isipin mo na lang, it will bounce back. Parang yung mga isda, inisip ko na lang, just in case magpaalam sila, ganun talaga ang buhay, bibili na lang ako after 2 months, it will bounce back. Kasi ang iba, they cannot bounce back. Diba? That's why teach your children, anak, you can bounce back in life. Bigyan mo pag-asa ang sarili mo. Sa grasya ng Diyos, kakayanan mo yan. And this is all what we need. How about naman yan na friends, health, family, God's for salvation? Para kay Brian Dyson, play well. Na hindi mahulog yan. Kasi kung mahulog daw po yan, they are made of glass. Baka mabasag and damage. At di na ibabalik. Tulad yung kwento po ng mayaman kanina. Inuna niya yung makarami ng sukat ng lupa na di niya nakaya, nauntog pa yung katawan niya, yung ulo niya. He died. Nakalimutan niya. He cannot bring back himself once again. Isa lang talaga ang buhay natin. So play well. Play act well. So look at your attitude kasi it matters a lot to live a peaceful, a serene, calm, and prosperous life. So God bless.